Kagkag sad, iti dito nga agsapa, amok nga ni Apo iti, nang ipalubos manen, tapno tunggal may sa kanya tayo, kat makaumay, awan iti nyaman nga nagbalin nga lapad, kat bantaw ka di kagsad, nga iti saw iti Apo, iti adang may mula iti puso tayo iti dito nga agsapa, kat agbalin nga tibgar tayo iti, umay manen nga lawas, wano iti entero, apa nagbiag tayo kagsad. Iti titulong oro, iti adal tayo iti dito nga agsapa, the image of God in man. And our text is found in Genesis chapter 1, verse 26 to 27. And I'm inviting everyone, let us all stand as we read the Holy Scripture. Gigiddan tayo man kakabsat, nga basaan iti teksto tayo. Genesis chapter 1, verse 26 to 27, go. Then God said, of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Agdumog tayo, katagkararag tayo. Agyaman kami, amami a Diyos, iti dayto yung agsapa, iti panangi, alubos mo, iti tumunggal, may sakada kami, nga umay, iti balay, iti kararag, tapnog tultuloy kami, o Diyos, nga mataraunan, kadagiti saso. Agyaman kami, Apo, uray pay, kadagiti kakabsat mi, nga dayjay online. Agyaman kami, Father God, iti dayto yung awagas, kayong lukat mo, tapnog may tultuloy, Apo Diyos, iti panagadal mi, kadagiti saom. Lord, iti dayto yung agsapa. Lukatam ko, ma, o Diyos, iti puso, kaniti panunot mi, kadagiti ko maadal, o Apo, nga inkam, pagiin na dalan, agsirbi ko mauapo Diyos nga bendisyon iti tumunggal maysa kada kami. Awan ko mauapo, itanyaman nga agbalin nga lapet, iti pan na kayuburay dagiti sasaw, kat dagiti lang kinapudno, iti adaw apo Diyos nga mapagiin na dalan mi. Dalan na kami o apo, wari man pa siya ko Diyos nga aramatam tap na mangiburay kadagiti so, ikan na kadi o apo Diyos tinananay nga kinasirib, kat siga kadi o apo iti makisaw, agtignay o apo Diyos kadagiti amin nga hakabsat, anag desisyon nga dumngeg kadagiti sa umiti dayto nga agsapa. Giyaman kami o Apo, dayto iti kararag mi. Tinagan na po mi Jesus. Amen and amen. Praise God, mabalin tayo itugtugawan kahamsat. Iti dayto nga agsapa, dati duwa nga puntos nga kayat kong aibingay kada kayo. Umuna, the careless ruin. At ang pangalawa is the complete restoration. Sa dalawang puntos po na ito, makikita kung ano pong ibig sabihin ng the image of God in man. At ang aralin po natin, mga kapatid, ang hinango din po natin sa libro na ating sinusundan ng Christian Theology by Millard Erickson. Okay. Iba't iba po ang konsepto natin tungkol sa tao. Sabi nga po nila, ito ay tatlong letra lamang. T-A-O-M-A-N, no? Tao, man. Tatlong letra lamang po ito, ngunit napaka-komplikado at napakahirap ispilingin. Tama po ba? Tignan mo yung katabi mo? Tignan mo na rin yung sarili mo? Ikaw ba ay komplikado? Mahirap ka bang ispilingin? Di ba? Okay, iba-iba po tayo ng pananaw o pagkaunawa tungkol sa salitang tao. Napakahirap nga po nitong ilarawan. Ngunit ito pong si Millard Erickson ay nagbigay po sa atin ng iba't ibang mga opinion, nagpresenta po siya ng iba't ibang mga opinion tungkol sa kung paano tinitignan ng mundo ang tao. At sa palagay ko, ang mga ito ay maobserbahan din ho natin sa panahon natin ngayon. Una, sabi ng iba na ang tao daw ho ay parang mga machine, parang mga makina. Okay? Bakit? Bakit sila parang mga makina? Di ba? Kadalasan po, ang mga employers ay interesado sa strength, sa energy, sa ability ng kanilang mga tauhan. Di ho ba? Kaya nga, overtime dito, overtime dyan. Kadalasan, hindi sila concerned kung malusog pa ba yung kanilang mga kasama sa bahay, kasama sa trabaho. Dahil ang concern lang ng mga tao na ang tingin nila sa tao ay makina, ay matapos ang trabaho ng mabilisan, matapos ang trabaho ng maayos. Dahil nga ang tingin lang nila sa tao ay makina. Na katulad ng makina, kapag palyado na, ito ay ginajunk shop na, di ba? Ganyan din ang tao, ang empleyado, kapag ito daw ay palyado na o hindi na kayang mag-function katulad ng dati, ito din ay wala nang halaga para sa kanila. Mayroon din namang mga nagsasabi na ang tao daw ay parang mga
hayop, mga animals. English na lang, mas magaan. Animals po, no? Okay? At ang mga animals, siguro narinig na rin po natin ang palagi ho na tinuturo ng ilang mga gurong sinasabi nila that man is the highest form of animal. Diba? Nakakalungkot man hong isipin, ngunit ito po ang naririnig ng ating mga anak sa mga paralan, no? Minsan sa kanilang mga subject, dahil tinuturo nga ang iba't ibang mga evolution kung paano daw ho nilikha ang tao. Kaya ang tingin ng ilan sa mga tao ay parang mga hayop lamang. Okay? Na kadalasan po, ang mga experiment, no? Ang mga aralin, hindi na inaaral ang tao, ang mga bagay para sa tao, kundi ay inaaral na ito sa mga hayop dahil nga sa kaisipan na parehas lang ang tao at ang hayop. Parehas sila ng kumilos, parehas silang mag-respond, parehas sila na mag-isip, mga ganyan. Okay? At meron din naman nagsasabi na ang tao daw ay sexual being lamang. Ano? Ayon po sa pag-aaral ni Sigmund Freud, isa po siyang neurologist at siya rin po ang founder ng psychoanalysis, sabi po niya na ang behavior daw po ng tao ay nagmumula sa kanyang sexual motivation and energy. Kaya nga kung papansinin po natin ngayon, ang mga advertisement, ang mga commercial, di ba? Nagbibenta ng sapatos, ano po yung kanyang model? Ha? Nagbibenta ng soft drinks, ano yung kanyang model? Mga sensual na larawan. Bakit? Dahil ang pananaw nila sa tao ay sexual being. Meron din naman pong mga nagsasabi na ang tao dahil ho ay economic being. Di ba? Bata pa lamang tayo, nagtuturo na sa atin that the basic needs of man is food, shelter, and ano po? Shopee, food, shelter, and clothing. Kala ko po Shopee yung pangatlo eh. Okay. So, dahil nga ito na yung palagi na naituturo sa atin, yan yung basic na pangangailangan ng tao, hanggang nang lumaki na tayo, akala ho natin, inakala ng maraming tao, na kapag natutustusan yung basic needs, ay namimit niya na, natutupad niya na yung goal or purpose ng kanyang buhay. Na ang tao daw ho ay nabubuhay para lamang tustusan ang mga material na pangangailangan. Kaya kailangan gumawa ng paraan. Kailangan kumayod, kailangan umutang, kailangan mabenta ng kidney para matustusan ang mga pangangailangan na material. Yan po yung tingin ng iba sa mga tao. Kailangan mong tustusan ang pangangailangan ko. Inanaknak, kailangan itad mo amin nga masapol ko. Ang tingin niya sa nanay niya, economic being. Tingin niya sa tatay niya, economic being lamang. No? And then meron din naman hong mga naniniwala na ang tao daw po ay pawn of the universe. 100 po ito ah. 100 po ito na ano. Hindi, joke lang po. Okay, so pawn of the universe. Ito naman po yung konsepto na ang tao daw ho ay alipin ng mundong ito. Na sila daw ay sunod-sunuran sa mga taong may kapangyarihan, merong mga kakayahan. Na ang tao ay ginagamit ng iba para sa sarili nilang kapakanan. Para sila'y umunlad, para ang trabaho nila'y umusad. Ang tingin lamang nila sa tao ay pon. No, kung ma-chess ka kabsat kot pon, bas uray makanan jay pon, basta maprotektaran jay king kan jay queen. Tama ba? At yun ang tingin ng mga iba sa tao. Ang tao ay ginagamit at sinira ng mundo. Ngunit ang totoo, wala naman talagang malasakit sa kanila o hindi naman iniisip ang kanilang kapakanan. Kaya naman, dahil ang tingin ng tao sa kanyang sarili ay pon, wala na rin namang saysay ang buhay ko, wala na rin namang kabuluhan ang buhay ko, eh bakit pa ako mabubuhay? So nga dagiti da duma, ag suicide da, ag pakamatay da, wino da da ulan da, niti panagbiag da, tayo ti panagkita da gamin iti bagbagi da, kahit aramatan lang dagiti ta tao nga, nangat nga to, wino napigpigsangam kadakwada. And then, meron din naman hong mga tao na ang tingin nila sa kanilang mga sarili lamang ay free being. Na ang mahalaga lang po sa kanila ay yung kanilang freedom, yung kanilang rights. Okay? Ang emphasis nila ay yung kanilang human will, yung kanilang kagustuhan o kanilang kalayaan na pumili ng kanilang mga gusto. At ang role daw po ng government, ng gobyerno, ay siguraduhin na ang tao ay meron siyang mapayapang lugar o meron siyang siguraduhin ng gobyerno na ang environment ng tao ay malaya siya na gumawa ng kanyang mga desisyon. Kaya naman hindi gaanong mahigpit, hindi rin gaanong maluwag,
upang hindi masakal at hindi rin naman masira ang buhay ng tao dahil nga siya ay naniniwala na may karapatan ang lahat ng tao. Okay? Kaya makikita nyo sa Facebook, no? Sila na nga yung may violation. Wala silang helmet. Wala silang rehistro. Nakachinelas pa silang nagmotor. Hinuli sila ng pulis. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, they are free being. Kalayaan ko to. Kalayaan ko expression ng sarili ko. Sila pa rin yung tama kahit na meron na silang mali. Okay? Dahil tayo kausat iti, panagkita na giti na dumay iti magbagida. Dahil laang karapatan da. Dahil laang kalayaan da iti napatag para kadakwada. Ay, nadamat na giti na tao. Last dato yan kausat. Okay? Nadamat na giti na tao nga social being. Okay? Pinaniniwalaan ng mga tao ay bahagi ng community. At ang tao daw ay wala siyang sariling personalidad na siya ay naapektuhan ng behavior ng society kung saan siya nabibilang. Kung siya ay lumaki sa kulungan, ganun din ang ugali niya. Kung siya ay lumaki sa kung saan man, yun din ang ma-adapt niya daw na kanyang ugali. Okay? Nakadepende lamang daw siya ang kanyang personalidad sa mga tao sa kanyang paligid. Kaya hindi permanente daw ang katangian ng tao, kundi ay nakadepende sa kanyang mga nakakasama o sa kanyang koneksyon sa ibang mga tao. Okay, sino bang makakapag-recite ng lahat ng yon? Okay, meron po kayong voucher na... Okay, so ang dami, di ba? Ang dami, iba't ibang tingin ng tao sa kanyang sarili. Kaya nga sabi ko kanina, tatlong letra lamang ang tao, ngunit napaka-komplikado. Makina, hayop, ay animal pala. Okay? Makina, animal, free being, social being, pawn of the universe. Ang dami-dami, di ba? Natingin ng tao sa kanyang mga sarili. Kaya dito po ay makikita natin ang isang hanay ng mga kuro-kuro. Okay? Tungkol sa kung paano tignan ng tao ang kanyang kalikasan, ang kalikasan ng sangkatauhan or yung nature ng humankind. Kaya kung titignan natin sa mga example na naibigay, wala dito yung ganap, wala dito yung sapat na magiging batayan natin sa ating pamumuhay. At dahil nga ho sa mga pananaw na ito, yung iniisip nila sila ay makina lamang, iniisip nila sila ay parang hayop, iniisip nila kami, free being kami, economic being kami, dito lang kami para kumita ng pera. Okay? Dahil yun yung tingin nila sa kanilang mga sarili, marami pong mga tao ang nawawalan ng sense of purpose. Okay? Kaya nga, hindi nila alam, bakit ba ako nag-exist? Ano ba yung purpose ko? Dito na pumapasok yung question ng purpose. Okay? Are we created para lang tayo maging machine? Kayod lang tayo ng kayod para matususan yung mga pangangailangan? Nabubuhay ba tayo para lang sa ikaw-unlad ng ibang tao with the pawn of this universe? Or tayo ba ay nabubuhay lamang para masatisfy natin yung mga sexual desires natin? Nabubuhay ba ang tao para maging katatawanan sa iba, para maging masaya yung iba? Okay. So kaya nawawalad yung sense of purpose. Okay? What is man's purpose? Ito yung question na nagsiseparate ng mga worldviews. Ito yung tanong na maghihiwalay sa kung paano tinitignan ng tao ang kanyang sarili at ang kanyang buhay. Kaya nga kinakanta natin kanina, who am I, di ba? Who am I? Sino tayo kakabsat kuma? Yan. So nga, adudag iti tao nga, mapukpukawan iti purpose iti panagbiagda. And as a believer, bilang mga tagasunod ng Panginoon, we need to always go back to the scripture. Kailangan nating balikan ang sinasabi ng Biblia. At kung atin pong susuriin, kung atin pong obserbahan ang Biblia, meron lamang pong dalawang katotohanan kung paano dapat natin tinitignan ang mga tao, Kristiyano man o hindi. Una, kailangan nating tignan na ang tao ay nilikha ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ang tao ay nilikha ng Diyos. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha bang crenate ni God yan? Mukhang chimpanzee? Ha? Opo, crenate ho tayo lahat ni Lord, ano? Ibig sabihin na hindi po tayo galing sa tsamba na pagsabog ng mga kemikal sa universe o ng evolution, kundi ay intensyon ng Diyos na tayo ay likhain. Ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay, ang purpose natin kung bakit tayo nabubuhay ay nakasalalay sa ating Creator.
Tama po ba? Katulad doon ng laptop na ito. Ito ay create ng creator dahil meron itong purpose. Diba? Itong remote nito, merong nag-imbento nito. At itong inisip ng nag-imbento na ito, na-imbento siya ng remote, meron itong purpose. At ikaw din, kapatid. Tayo rin, kapatid. Nung tayo ay likain ng Panginoong Diyos, meron din siyang layunin kung bakit niya tayo nilikha. At malalaman lang natin yon through our Creator. And napag-aralan na rin ho natin ang mga bagay na ito in the past. We talk about creation. We talk about providence. That Jesus created us and that He sustains us. Okay? And ang pangalawa po, mga kapatid, na katotohanan. Okay, kung saan dapat nakasalalay, kung paano natin tignan yung ibang mga tao, kung paano natin tignan ang ating sarili is that nilikha tayo ayon sa imahe ng Diyos. Nilikha tayo ayon sa larawan ng Diyos. Ito po, mga kapatid, ang katotohanan. Ito pong katotohanan na ito ang nagbubukod ho sa atin sa iba pang mga nilikha. At ito po yung pag-aaralan natin sa umaga na ito, na tayo ay nilikha ayon sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Therefore, we have a purpose. Amen? Sabi nga ni R.C. Sproul, if there is a God, if there is God, there is a purpose. If there is no God, there is no purpose. Eh tayo, we have God. That's why we have a purpose, mga kapatid. And for those who believe in God, I am inviting you to study with me today to know the reason behind why God created us in His image. Intro pa lamang po yun. 20 minutes na. Okay lang po kayo dyan? Amen, di ba? Okay, so, una po mga kapatid, napag-uusapan natin is yung careless ruin. Okay? Careless ruin. Okay. Sa araw na, sa huling araw na nilikha ng Diyos, o lumikha ang Diyos, sabi niya sa Genesis chapter 1, verse 26, pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. So we can observe from this text, mga kapatid, na nung create tayo ni God, okay, nung kanyang tapusin ang creation, ay meron siyang personal touch. Nang sabi niya, let us create man in our image, sa ating larawan. Nilikha ng Diyos si Adan sa pamamagitan ng alabok at binigyan niya rin po siya ng hininga. Kaya nga ang tao, ang natatanging nilikha na merong material na bahagi ng kanyang katawan, ang kanya pong physical body, at meron din po tayong hindi material or immaterial na bahagi ng ating katawan, at yun po ang ating soul and ang ating spirit, which allows us to communicate to our Creator. Marami pong mga debate tungkol sa bagay na ito, okay? Ngunit napakahalaga po na malaman natin ngayon ang katotohanan na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe. At yun ang dahilan kung bakit tayo ay tao. In short, sabi po ni Millard Erickson, the image of God is what makes humans human. Yung imahe ng Diyos, yung larawan ng Diyos na nasa atin, yun yung dahilan kung bakit tayo tao. Being created in God's image includes the ability to make free decisions. Nung binigyan tayo ng Lord ng kanyang larawan, meron din tayong kalayaan na gumawa ng mga desisyon. Kaya lang, ang tao, kahit meron siyang righteous nature, okay, meron siyang kakayahan na makipag-communicate sa kanyang Creator, pinili niya pa rin magpasaway. At si Adan at si Eva ay gumawa ng masamang desisyon at sila ay naghimagsik laban sa Diyos. At dahil dito, nasira ang larawan ng Diyos sa kanila. At hindi lang yun, ipinasa pa nila ito sa hanggang sa ating henerasyon. Kaya yung image of God, mga kapatid, ay ruined. Kaya nga sabi kanina is careless ruined. Dahil sa kanilang disobedience, dahil sa kanilang negligence doon sa commandment ng Lord, the sin of omission, no? Binawasan nila, dinagdagan nila yung mga kautosan ng Diyos, hindi nila tinupad yung kautosan ng Diyos. Sila ay naghimagsik laban sa Diyos at nasira po yung larawan na yon
ng Diyos sa kanila. At hindi lang yon, naipasa pa yon hanggang sa ating henerasyon. Sabi po ng Romans chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So, from Adam and Eve until sa ating generation, mga kapatid, yun nga ho, naipasa yung damage o yung ruined na image ni God. Ganun pa man, mga kapatid, bit-bit po natin, bit-bit pa rin natin yung image ni God. Hindi nawala. May mga ibang reliyon nagsasabi na wala yung image ni God. Hindi nawala yung image ni God. Kundi ito lang ay nasira. Okay? Kaya ruin. Ito ay nasira. Bit-bit natin yung image ni God, pero at the same time, bit-bit din po natin yung marka ng kasalanan sa ating buhay. Kaya nga sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, sa ating pananalita, sa ating pagkikitungo sa ibang tao, na ipapamalas natin ang ating pagiging makasalanan, na ipapamalas natin ang epekto ng kasalanan. Ang larawan ng Diyos sa tao ay patuloy na sinira ng kasalanan. Kahit na pagkatapos ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, nanatili pa rin ang larawan ng Diyos sa atin. Kaya duman pa rin nagbasol tayo, adala tayo tiladawan iti Diyos, kanya tayo kakabsat. Gaano man kasi natin nasira ang imahe ng ating Panginoong Diyos dahil sa kasalanan, na ipapakita pa din natin bilang mga tao ang kanyang dignidad sa ilang pamamaraan. Kaya naman, mababasa natin sa Genesis chapter 9, verse 6. Ito po ay malayo na sa story of fall. Kasi yung kwento po ng pagkahulog ng tao, nasa Genesis chapter 3. Pero ito pong babasahin natin ay nasa Genesis chapter 9 na po. At ano po ang sabi dito? Sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. So ano kita ang tiyo kakabsat, kahit na nahulog na ang tao sa kasalanan, ipinagbawal ng Diyos ang pumatay ng ibang tao. Anong dahilan? Ano? Dahil tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit makasalanan tayo, andito pa rin po yung larawan ng Diyos. Dahil kung hindi, hindi na sana ito gagamiting dahilan para ipagbawal ang pagpatay sa kapwa-tao. Kaya in Genesis chapter 9, malayo na dun sa fall of man, adalat tayo kabsat dahil yung image of man kanya tayo. Even in the New Testament, di mas malayo na naman po. In the New Testament, in the book of James, chapter 3, verse 9 to 10, sabi po dyan, ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon, referring po sa ating dila. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa paglight sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at paglalait, hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. So, nungitante ito yung kakasat, adayon. Adayon kakasat nga napasabak nga nagbasol iti tao. Ngamanyat ko na iti apuhan tayo kanu nga, aglaitan ka nung maaramat na ito'y dila tayo nga mangalipustay sa baling at ang tao apay. Dahil ang tao'y nilalang na kalarawan ng Diyos. So kaya nasawan ka kabisahat, oray man pa itigayam na nagtayo ti basol, nagtali na ed. Dahil yung imahe ni Apo Diyos kanya tayo. Dahil ito iti pamalagip kanya tayo kakabisahat nga iti tao kat napatag. Amen? Kita man takaabay mo ibagam kanya na napatag ka. Ginadagdagsan man nga pa nakaibagam ta'n umamati suna, napatag ka, kunam. Idiin mo, emphasize mo, napatag ka, kapsat. Kanya, ta'n uray ni Apo Jesus, uray ni Apo Diyos, idin nga nagbasol tayon, hana nga yung babawi, dadya imahe, nga yung sagot na kanya tayo. The sanctity of human life is a vital component in God's scheme of things. The image of God is not accidental. The image of God is not external. Kundi ay ito isang bagay na hindi na maihihiwalay pa sa tao. At lahat ng tao, Kristiyano man o hindi, kasing bait mo man o hindi, sila ay bearers of the image of God.
bitbit nila ang imahe, ang larawan ng ating Panginoong Diyos. Itong dahilan kung bakit mas lalo pa sanang malalim ang pag-ibig na kaya nating ipakita sa lahat ng tao, Kristiyano man o hindi. Dahil kung papansinin natin mga kapatid, nang namuhay ang ating Panginoong Jesus dito sa mundo, ipinamalas ng ating Panginoon ang kanyang strong love for humankind, ang kanyang matindi na pag-ibig para sa tao. For example, ang kanyang pagmamalasakit sa nawawalang tupa ng Israel, Matthew chapter 9 verse 36. Ang kanyang compassion, ang kanyang habag sa mga may sakit in Mark chapter 1 verse 41. Ang kanyang pagsama sa mga nagdadalamhati, Luke chapter 7 verse 13. Ang kanyang pagtitiis at pagpapatawad sa mga nagkasala. Walang pinili ang Diyos. Bababa ako dun sa earth, ililigtas ko lang yung mga mababait, yung mga magalang sa nanay at tatay. Diba? Pupunta ako doon sa earth, ililigtas ko lang yung mga matatalino. Pupunta ako doon sa earth, ililigtas ko lang yung mga makakapag-donate. Pupunta ako doon sa earth, ililigtas ko lang yung mga magaganda at mga guwapo. Yung mga matatangos ang ilong. Naku, biyahing impyerno pa pala tayo pag nagkataon, di mo ba? Ano? So hindi siya bumaba, hindi siya pumunta dito para pumili lamang ng kung kanino niya ipapamalas ang kanyang pag-ibig. At maobserbahan ho natin ang pamumuhay ng ating Panginoong Jesus, sa tuwing tayo nagbabasa ng kasulatan ng ating Panginoon ay nakipag-usap sa mga makasalanan. Siya ay nakihalubilo sa mga publikano, sa mga tax collector, sa mga sinners. No, sabi pa nga ng mga religious leaders sa kanya, bakit siya nakikikain sa mga sinners, di ba? Siya ay nagturo o nakipag-usap dun sa Samaritan woman, dun sa well. Isang kultura na hindi dapat kinakausap ng mga Hudyo sa panahon na yon. Ngunit si Jesus Christ, kinausap niya yung Samaritan woman. Tinanggap niya yung pagsamba ng makasalanang babae, no, na halos punasan na ang kanyang mga paso sa mamagitan ng kanyang mga buhok sa kanyang mga luha. Tinanggap niya ang pagsamba ng makasalanang babae na ito. Meaning to say, walang pinili ang Panginoong Jesus kung kanino niya ipapakita ang kanyang pagmamahal. At maging yung magnanakaw na katabi niya dun sa cross. Di ba? Last chance niya na. Niligtas pa ni Jesus Christ dahil sa kanyang pananampalataya. Amin nga klase iti tao. Pinakitaan ni Apo Diyos iti panagayat na. Walang hindi welcome kay Jesus. Maging mga tao na hindi tanggap ng kultura, hindi tanggap ng komunidad, ay kanyang kinausap, kanyang tinanggap. Walang excuse, walang exempted, lahat ay accepted because alam ni Jesus that every single person na makilala niya, na makasama niya, ay dala-dala ang imahe o ang larawan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po mga kapatid, panahon para mag-reflect tayo, manalamin tayo sa ating pamumuhay, sa ating mga sarili. How are we treating others? Paano natin tinatrato ang ibang mga tao? Hindi na wala ang imahe ng Diyos sa tao. Kaya dapat po natin silang tignan. Kailangan natin silang itrato. Kailangan natin silang tanggapin kung paano sila tinatanggap ng ating Panginoong Diyos. Christians should have the warmest welcome sa mga strangers. No? Christians should have yung pong pinaka mainit na pagtanggap, yung kanilang mga tahanan, sanang pinaka-best na tahanan para sa mga widows, para sa mga orphans, para sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ang mga Kristiyano sana yung may pinaka-kindest heart at may pinaka-malalaking smile. Patingin nga po. Oh, ganyan po, no? Mas malaki pa dyan. Ano? Kahit na sa mga tao na alam natin, kahit hindi man sila Kristiyano, dala-dala nila ang larawan ng ating Panginoong Diyos. And therefore, we have to welcome them. We have to treat them well because yan ang ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus. This is a rebuke for every one of us. Maybe in the past, we've been a bully sa ibang mga tao. Have you experienced, mga kapatid? Of course, di ba? Napadasan tayo mat-amin. Ganda tayo kakabsat mat
manguyuyaw tayo lang damo tayo. Agkumkumento lang iti damo tayo, di matkakabsat. But now, it's a rebuke for every one of us. And a reminder, hantayon dapat nga ramidan di jay. Not only because masama, but because of a deeper understanding that every person bears the image of God. Kaya kung may binubuli ka pa din ngayon, nagpintasan nga tao, awagam isuna, itikarag. Di ba? Awagam isuna, nuwang. May katiman nuwang, nimutan. Hanso na nga hayop kakasad. Kaya, nagsimputan nga ubing, ibagam nga tukak, may katoy. Mangantayon. Di ba? Mangantayon, rasa. Mga ganon. Apay nga yung mga tao ka nagitisan matkakabsat nga mayat nga pinangawag. Nakarakaro pa yung Ilocano kakabsatan niya. Mga yab na nga mangan kung nagsakit mat pinangawag naging niyam. Di ba? So nga naman minsan, kung magkalatahan, hindi ka mang mangalan. Yeah. Hanan ko man kakabsat. Tamo tayo nga ni Hapo Diyos itan. Ket, adalatagin ko na dadya image of God. Okay? Saan ito yung kita ni titao tatan? Kas may isang amakina? San kuman? O dati, agtab-trabaho, jay, balay tayo, kat magkita tayo matan niya, kas lamakina, di pa nagtrabaho na, hamatan nga kape, hamatan nga mangan, hamatan nga maturog. Panunod, Kristiyano, akpay nga ta? Yeah? Apang panunod ko nga ta, nga dahil yung tao, katadakin ko, hanad yung image ni God. No, si kakot boss, at dahil yung tigitauham, kaya ikat makikitam, mahal matan nga gusto, tipa nang itratom kayo kwa, daan niya tipa nagkitam. Isto da bakit makina? Nung sika masapol mo turog, nung sika masapol mo inana, nung sika masapol mo ititaraon, nung tugit nga amin nga kakaduam iti pagtrabahuan, kat kasapulan damat na ito. Isto nga, nang ato kuma iti panagkitam, kadag iti sabali nga tao, takas tamit iti panangkita ni Apo Diyos kenka. Saan ko mga kasmaysa nga ayok, saan ko mga kasmaysa nga pagkakatawaan, or just taking advantage of their poverty, we're just taking advantage of their ability, taking advantage of whatever we can get from those people, han ko mga kasyekakabsat, but we need to look at them through the eyes of Jesus Christ, na katulad ni Jesus, he mingled with the sinners, he talked with the Samaritan, he taught sa mga tao na hindi tanggap ng komunidad. Even one of his disciples, di ba, is a tax collector. Tama? Walang pinili si Jesus Christ. Lahat tinanggap niya. Sa mga magulang, huwag natin tignan yung mga anak natin as investment. Nakita ko ngayon yun sa lately sa Facebook eh. Tingin sa mga anak, investment. Pag-aralin kita ng pag-aralin. Pagtanda mo, ikaw naman bumili ng aking bear brand. Okay? They're not an investment, kabatid. They're bearing the image of God. Let us look at every person through the eyes of Jesus Christ. Wala po tayo sa posisyon para manghusga at mamili kung paano natin itrato at kung paano tayo makisama sa tao sa paligid natin. Dapat pantay-pantay, pare-pareho, dahil tayo po ay nilikha sa imahe ng ating Panginoong Diyos. Matthew chapter 7, verse 1 to 2, talking about judgment. Sabi po dito, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Napakaganda, napaka-powerful na motivation nito para maging generous tayo sa pagmamahal, sa pagpapatawad, okay, maging generous tayo sa pagiging mabuti sa ibang mga tao. If we want to receive love, dapat yun yung mas grabe nating ibuhos sa ibang tao. If we want to receive forgiveness, yun yung ibigay rin natin sa ibang mga tao. How can you receive the forgiveness of God kung yung mismong kapamilya mo hindi mo mapatawad? Kung yung mismong nanay mo hindi mo masabihan ng I love you dahil sa galit mo sa kanya na ikinanim mo sa puso mo 5 taon na, no, 10 taon na. If you want, kapatid, na ikaw ay bigyan ng Diyos ng sukatan, ng pagmamahal na ibigay niya sa'yo, gamitin mo yung sukatan din na labis-labis. Ayon nga po sa mga teachings ng rabbi sa panahon ni Jesus, may 2 bagay na ginagamit ang Diyos upang manghusga sa tao. Ang isang measurement ay yun pong measure of justice at yung isa naman po ay measure of mercy. At anuman dyan, ang nais natin gamitin ng Diyos sa atin ay siya rin dapat na gamitin natin sa iba.
the measure of justice or the measure of mercy. It is hypocrisy, mga kapatid, if we profess that we are followers of God, but we cannot follow yung kanyang model or yung kanyang example kung paano niya pinahalagahan ang bawat tao because he knows that they are bearers of the image of God. Let us not discriminate. Let us not think highly of ourselves. Let us not close our doors. Let us welcome everyone because every single person bears the image of God. Let us value everyone just as how God valued every one of us. Amen? It's a careless ruin. Pangalawa, the complete restoration. Okay, tayo ay, yung larawan ng ating Panginoong Diyos ay hindi nawala, pero ito ay nasira. Okay, nasira ito dahil sa kasalanan. Ngunit ang mabuting balita, mga kapatid, the good news is that kapag tinubos tayo ng ating Panginoong Diyos, sinimula niya na po na ibalik ang original na larawan ng Diyos sa atin. At ito po ay, ang pagtubos na ito, ay makakamtan lamang po natin sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Tayo ay tinubos ng ating Panginoong Diyos, hindi dahil sa ating gawa or whatever, kundi ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga sa pamamagitan din ng ating Panginoong Jesus, na tayo ay kanyang ginawang mga bagong nilalang na kawangis ng ating Panginoong Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Nasira man, mga kapatid, yung larawan, yung imahe ng Diyos dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ho ng kagandahang loob ng Diyos, ito ay kanyang ibinalik. Ang mga mananampalataya ho ay patuloy na binabago ng Panginoong Diyos. At marami pong mga verses sa Bible ang nagpapatunay, ang nagtuturo sa katotohanan na ang mga believers are becoming in the image of God through the process of salvation. We can read that in Romans chapter 8, verse 29. Sabi po dyan, "For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers." Underline nyo sa Bible yun, nyo po yun, to be conformed to the image of His Son. Insalakan na tayo, nakabsat, tapno ka no, niya, mayarig tayo, may subli, nakabsat, dadya yung mahay, Diyos kanya tayo. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Sabay-sabay nga po tayo, basahin natin. "At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatiang yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. From one degree of glory to another." Mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang sa tayo'y maging kalarawan niya. You see, God is constantly renewing, restoring, reforming, mga kapatid, yung imahe ng Diyos sa atin. No? Unti-unti, binabalik niya yung image ni Lord sa ating buhay. Ephesians chapter 4, verse 23 to 24, "Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos." Ulit ang kakabsat. "Ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos na nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan." It was ruined, but the Lord is restoring it, mga kapatid. Completely restoring it. Did we do something to restore it? No. It's all because of the grace of our Lord Jesus Christ. And Colossians chapter 3, verse 10, "Isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos." Bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na nabika sa inyo.
upang lalo nyo siyang makilala. The truth is, mga kapatid, we can fully and truly experience humanity if we are properly related to God. If we accepted Jesus Christ in our lives as our Lord and Savior. Dahil kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano pa tayo kahinhin, hindi ganap ang pagiging tao natin hanggat hindi ho natin tinatanggap ang regalo ng Diyos sa atin na kaligtasan. Dala niya ang imahe ng Diyos, ngunit ito ay damage. Dala natin yung image of God, pero ito ay damage, ito ay ruin dahil sa kasalanan. Kaya kailangan itong tubusin ng dugo ni Kristo. Kaya nga maliwanag po sa mga binasa natin kanina na God will restore yung damage natin na image once we accepted Jesus in our life as our Lord and Savior. Ngayon mga kapatid, alam natin na unti-unting binabalik ng Diyos ang ating original na imahe. Kailangan nating itanim sa isip natin na tayo na ngayon ay pag-aari ng Diyos. Amen? Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Sabi ng Book of Corinthians, di ba? You are not your own. You were bought at a price. Di ba? Binili na tayo ng Diyos, tinubos na tayo ng Diyos. Hindi na sa atin ang sarili na ito. Hindi na sa atin ang buhay na ito. We now belong to God. Amen? Ibagang madya kaabay mo, you belong to God. Huwag absent. Ay, hindi pala. Okay? You belong to God, kapatid. And last Sunday, I also used the same illustration, but I'd like to use it again para ma-remind tayo kung ano ibig sabihin na tayo na ngayon ay pag-aari ng Diyos. Okay? Minsan, lumapit ang mga Pariseo, ang Herodiano, kay Jesus Christ, para i-test siya. Sabi ng verse 14, ng Mark chapter 12, lumapit sa kanila at sinabi, Guru, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at itinuturo ninyo ang tunay na kalooban ng Diyos para sa tao. Nais po naming itanong kung labag ba sa ating kautusan ang magbayad ng buwis sa emperador. Dapat po ba kaming magbayad ng buwis o hindi? Hindi pa mataas ang gasolina noon pero pinag-uusapan na yung tax, no? Okay, dapat ba silang magbayad ng buwis o hindi? Alam ni Jesus na intensyon ng mga taong ito ay i-test lamang siya. Kaya ang answer ni Jesus sa verse 16 to 17, at siya nga ay binigyan nila ng saraping pilak. Kaninong larawan at pangalan ang natatak dito? Tinanong ni Jesus sa kanila. Sa emperador po, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. At sila'y labis na nangamangha sa kanyang sagot. Ngayon kapatid, kung ikaw ay hawakan ng Diyos, ipapatayo ka niya sa stage, sa harapan ng iba't ibang nations, iba't ibang mga tao, at sasabihin niya, people of the earth, badlang people, kaninong larawan ang nakikita niyo dito? Ah, mukha pong ano, red horse, yung nakikita ko pong larawan dyan. Ah, mukha pong manok panabong. Ah, mukha pong mga dice ng mga majong yung nakikita ko pong larawan dito ah. Kamukha po ni Gerald, bukang chick boy. Ano? Kaninong larawan? Okay? Kaninong pangalan? Mukha po siyang Mobile Legends kasi yan lang po yung nakatupag. Mukha na nga pong scroll ng Facebook yan eh. Kung ikaw ay papakilala ng Diyos sa ilan, sa mga tao, paano kanya ipapakilala, kapatid? Sana hindi ganun. Kundi ay, pakilala kanya bilang kanya. Bilang sa Diyos. Na kung tayo ay itatayo sa harapan ng maraming tao at ipagmamalaki ni Jesus, at itatanong kung kaninong larawan ang nakikita sa atin, kung kaninong pangalan ang nakikita sa atin, ang masabi sana ng mga taong nakakita sa inyo po, Panginoong Jesus. Ang pangalan niyo po ang nakikita namin sa taong yan. Ang testimony po ng pagbabago ninyo sa kanyang buhay, ang lagi namin naririnig. Ang mga awiting papuri, ang lagi namin naririnig sa kanya. Palagi po kami ini-invite niya sa church. Sinishare niya po yung gospel sa amin. Sinishare niya po yung link ng service ng church sa amin.
kaninong larawan ang nakikita sa atin, mga kapatid. And yes, we bear the image and we belong to God. At anong utos ng Panginoong Diyos? Next slide. Ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos. Kung ang larawan na nakikita sa atin ay ang larawan ng Diyos, kung ang pangalan na nakikita sa atin ay ang pangalan ng Diyos, ang kanyang kautusan, ibigay natin sa Diyos ang para sa Diyos. Kaya naman, mga kapatid, nararapat lamang balik natin sa kanyang ating mga sarili pagkat tayo ngayon ay tinubos na ng ating Panginoong Diyos. The image of God is completely restored because of the grace of our Lord Jesus Christ. Ngayon na naunawaan natin ito, mga kapatid. Now, naipresenta sa atin kung gaano tayo inibig ng ating Panginoong Diyos. Kaya pa ba natin nabalikan ang ating mga kasalanan? Kaya pa ba natin na mamuhay sa kasalanan? Gayong alam natin na tayo na itinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus? Tayo pa ba ay mananatili sa dinidikta ng kadiliman o ng kasalanan? Gayong alam natin na tayo na ay tinubos ng ating Panginoong Diyos? O panahon naman, kabatid, para ang kanyang kalooban ang mamayani sa ating puso at isip? O panahon naman, kapatid, para ang kanyang mga salita ang ating maging sandigan sa ating buhay? Now that the image of God is completely restored in us, there are two things that I'd like to share with you. Number one, we need to imitate the fellowship of Jesus with the Father. Now that the image of God is completely restored in you, in us, we need to imitate. Masapol tayo kakausat nga tulad iti panakilangan langen ni Apo Jesus, iti Ama. Kasapno isuna ang nakilangan langen kakausat. Iti tiyempo nga isuna kat nagpariparigat iti krus sinut inawagan na. Iti tiyempo nga isuna kat mabutbuteng gapo iti bagkatan na nga sakripisyo sinut nagkamangan na. Iti tiyempo nga desisyon isuna no sinut nagitipilyan na nga disipulo na sinut nagkamangan na. Awan sa balik kakausat no saan nga iti Diyos Ama. Bayat iti panagnad ni Apo Jesus iti daga kakabsat. Impakita na, inmodelo na kanya tayo. No kasapno, nga dagiti na tao, nga agimimut iti may iti Diyos. Ket patuloy tayo kuma, iti panakilangan langan tayo, iti Ama. Iti may kaduha kakabsat. We need to imitate the obedience of Jesus to the Father. Kailangan tayo matuladan. Dadyay panagbalin nga natulnog ni Apo Jesus iti Ama. Amo yung kakabsat, sakbay ang madusa ni Apo Jesus, san isuna nga kas, san isuna nga, san na nga ilimad, nga damat iti buteng, nga marik na na kakabsat. Kaya kung nana iti, Luke chapter 22 verse 42, sabi niya, Ama, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Yeah. Nung mabalbalin, Apo, sa ako mga pagkatin, Jekros. Nung mabalbalin, saan ako mga may babain? Nung mabalbalin, saan ko ma? Ngam ko na na. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. At makikita po natin ang obedience ni Jesus Christ, mga kapatid. Patuloy po siya na sumunod sa Ama. Patuloy niya, patuloy siya sa pagtugon sa utos ng kanyang Ama. And in John chapter 4, verse 34, minsan po ay nasambit niya, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. Ang pagkain ko. Iti ba kapag patalinaad kanya? Katday, katday, itong palag iti pagayatan iti Ama. Kan ilipas ko, tenyaman ay paparamit na kanya. Sika itan kamsat. Kit insubli ni Apo Diyos, dadi imahe nga nadadaol. Inyurnos nan, you are now a bearer of the image of God. Therefore, we need to imitate the obedience of Jesus Christ to the Father. And that we will live
to fulfill yung calling na ibinigay niya sa atin. Regardless of the persecution, regardless ng mga pagsubok, regardless of anything that will stop us, our food, what should sustain us is our obedience to the Father. Hindi tayo makina, hindi tayo hayop, hindi tayo katatawanan na pwedeng gamitin para sa ikauunlad ng ibang tao. Ang bawat isa ay mahalaga dahil tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. Kaya next time, mga kapatid, na mag-isip tayo ng masama, magbalak tayo, magsalita tayo ng masama laban sa ibang mga tao, una muna sana nating isipin na sila ay likha ayon sa larawan ng Diyos at may kahulugan ang kanilang buhay. And ultimately, mga kapatid, dapat nating tularan ang ating Panginoong Jesus. The full manifestation of God's image, our Lord Jesus Christ. He is the exact representation of God and the only individual na hindi ho nasira ng kasalanan ang kanyang image. Hebrews chapter 4 verse 15. We should imitate yung kanya pong determinasyon na ito pa rin ang kalooban ng Diyos. We can read in John chapter 9 verse 4. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa na nagsug sa akin habang umaga pa, malapit na ang gabi, at wala na makakagawa pagsapit niyon. Daytoy iti rason kakabsat no apay nga nagbiag ni Apo Jesus. Daytoy met irason no apay nga agbibiyag tayo tata. And we should imitate the determination of our Lord Jesus Christ to obey God. Alam niyo, hindi tayo nagiging tao dahil sa ating kasalanan. That people will tend to say, sorry, tao lang, nagkakamali. That's a false understanding kung ano ang tao. Hindi ka nagiging tao dahil makasalanan ka. What makes you man, what makes us human, is our ability to obey God. To live like Jesus, to submit to the will of the Father. Yun ang magiging dahilan para tayo maging tao, hindi yung tayo ay makasalanan. Tayo ay nagiging mas tao kung nagagawa nating sumunod sa Diyos tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. We need to obey. We need to imitate His obedience to the Father. We need to imitate His love. Okay? Yung love ni Jesus Christ na nakita natin nung siya ay nabuhay, yung love ni Jesus Christ na nakita natin nung siya ay namatay. That in John chapter 15 verse 13, sabi niyan, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang tao nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. There's no greater love than this. And we need to imitate this kind of love, mga kapatid. Because, sabi nga po ni Millard Erickson, this is the image of God in its purest sense. The forming of the likeness of Christ in us. Romans chapter 8 verse 29. Sapagkat sa mula't-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya. At ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. I-highlight natin sa Bible natin yon. Ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. The image of God in man means that we need to imitate Jesus Christ, the exact representation of God, now that we are bearers of the image of God. Sa gayon ng anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. I'd like to quote this final words of Millard Erickson in his book. Sabi niya, every human being is God's creature made in God's own image. God endowed each of us with the powers of personality that make it possible for us to worship and serve Him. When using those powers to those ends, we are most fully what God intended us to be, and then are most completely human. Inig ka na tayo ni Apo Diyos iti kabaulan, nga agdayo kenkwana. Inig ka na tayo iti Diyos iti kabaulan, nga agsirbi kenkwana.
Kat no day to'y nga kabaalan kamsat, kat ar-aramatin tayo. Tap no matungpal tayo, iti panggap iti Dios. Then we are most completely human. Tayo pong lahat ay humuko. At tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa umaga na ito. Salamat, Panginoong Diyos, that we are created in the image of God. Lord, without your grace, without your goodness, Lord, we will always ask the question, who am I? Sino ako? Ano ang purpose ko sa buhay na ito? Why am I existing? I will be always asking this question, Lord. At parati akong maliligaw because I will look at myself like a machine, like an animal, like a pawn in the universe, like a social, economic, like a free being. No purpose. No goal. No meaning in life. But thank you, Father God, that by the blood of our Lord Jesus Christ, you have completely restored this ruined image of God in me because of my sins, Lord. And now that I've understand, Lord God, ngayon ho na naiintindihan kong maigi na ako ay likha ayon sa iyong imahe. Nawa, Panginoong Diyos, magawa ko nga ang tularan, ang pamumuhay ng aming Panginoong Jesus, ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesus, ang pakikipag-ugnayan ng aming Panginoong Jesus sa inyo, ang pagtugon ng aming Panginoong Jesus sa inyo, Ama. Nawa po, ito ay aming tularan. And now, Lord, balik po sa amin, Lord God, ang kakayahan, ang kagustuhan na patuloy kang pagsilbihan sa aming pong buhay. Salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.